Hello, good day mga YouTubers, mga repa, mga huya. So ngayong araw na to, ang ating pag-aaralan is about sa paggawa ng video. Ako po pala si Kuya Berto, ang inyong Kuya Berto online. So bakit nga ba tayo minsan ay ayaw gumamit ng camera? Usually may dalawang reason, nahihiya ka pa na magpakita sa camera. At yung pangalawa is, eto, valid and common reason, walang camera. Okay, yung number one naman yung nahihiya ka pa, no, dahil magpakita sa camera is okay lang naman to, lalo na kung ito yung first time mo. Ito yung mga first times mong gagawa ng video. Okay, so papatuloy po tayo. So panoorin nyo pa ang video na to hanggang sa dulo, kasi sa dulo po ay ibibigay ko ang mga tip kung saan ka pwede makakuha ng mga high quality na pictures na pwede mong gamitin sa iyong video. So napakaraming mga high quality pictures. Pero bago po tayo magpatuloy, ay shout out muna tayo sa ating mga commenters, sa mga kaibigan natin comment sa ating mga naunang mga post. Of course, unang-una dyan, shout out po tayo kay J.D. Lynn Nunez. Ang sabi niya po dito is, thank you sa tutorial, big help boss. So dalawin niyo po itong si J.D. Lynn Nunez, mga kaibigan, mga ka-YouTubers. Supportahan po natin, mag-supportahan po tayo. Ayan po yung kay J.D. Lynn Nunez channel. So ito is parang diary, no? So mga kwento yung kanyang post dito. Okay, shout out din natin itong si Sarah's Day. Sabi niya dito, talagang need ang video na to. Salamat Kuya sa palaging pagbigay ng kaalaman. So welcome sa iyo, Sarah. So dalawin din po natin at dikitan natin itong si Sarah, no, sa kanyang channel, Sarah Day. Sarah's Day. Ito si Sarah, isang OFW. So pagtulungan po natin to mga small YouTubers, no, magtulungan po tayo. So ito po ay panoorin niyo yung kanyang video, may mga matututunan kayo sa kanya, at mag-commenta rin kayo at subscribe kayo sa kanya. Okay. Last but not the least, shout out din, no, kay Rowena Villanueva. Ang sabi niya, thanks for sharing this, God bless. So dalawin natin yung page din ni Ate Rowena Villanueva. Ayan. So ayan, more on parang diary din yung kanyang Digi Diary, yung kanyang channel. So yung mga kwento. Okay, so dikitan po natin to, silipin natin yung kanyang mga videos. Comment kayo doon sa mga bagay na, lalo na pag-relate sa inyo. Okay, so ulit, magsuportahan tayo mga small YouTubers. Papasamba, magtutulungan, ay may marating din tayo. Ayan, paano ko ba sila shout out? Bakit ko shout out? At gusto mo rin bang ma-shout out? Napakadali lang po. Comment lang kayo sa video na ito or sa ibang mga video ko, baka comment nyo na at page nyo na or channel nyo na ang aking mamemention at mapopromote sa susunod kong mga video. Okay, so random po kasi namimili ng mga ipopromote ko at isa-shout out. Okay, so tuloy na tayo. Paano nga ba gumawa ng video ng walang camera? Eto, maganda tong pag-usapan. So hindi na po natin patatagalin pa, madalian lang po ito, no? So ito yung maiksing tutorial lang, pero dahil may gagawin akong sample, medyo hahaba ng konti, kaya panuorin niyo hanggang sa dublo, kasi meron kayong matututunan sa video na to at makakapag-upload talaga kayo ng video ninyo. Okay, ito po yung gagamitin natin. Ito po yung program na kung saan meron na halos lahat ng computer. Ito po yung PowerPoint. Ito po yung program na bigay kasama na sa inyong mga Microsoft softwares. Okay, ang Microsoft PowerPoint, ito ay powerful presentation maker sa pamamagitan ng mga slides. Ayan. Pero hindi lang po slides ang kanyang kayang gawin. Kaya din niya pong gumawa ng video. So ang tanong ko, may PowerPoint na ba ang computer mo? If yes, well good. Pwede ka na magsimula at makagawa ng video na di kailangan ng camera o di kailangan ipakita ang inyong mukha. Okay? So ano na lang mga kailangan mo, since may video ka na, ano na lang yung mga kailangan mo? Una, yung mga topic or story na gusto mo i-share. Halimbawa, gusto mo mag-share ng mga beautiful places.
Okay, halimbawa gusto mong mag-share about sa isang event, halimbawa Halloween. Okay? At pangalawa, pictures na gagamitin mo. Pictures patungkol doon sa topic or story na gusto mong gawin. Sasabihin ko sa dulo kung saan ang high quality pictures na free. Magbibigay ako ng tatlong website na pwede kang mag-search at gamitin yung mga pictures para sa yung story na bubuhin. At pangatlo is yung konting typing ability. So napakadali lang naman ito. Ay, so hindi mahirap i-explore or gamitin yung ating PowerPoint. Okay? So para ipakita sa inyo kung paano ito gawin, ito mabilisan lamang to. Gagawa ako ngayon ng sample ng video na gawa sa PowerPoint para mayroon kayo pagsimulang gayahan. So ang video na to is mabilisan lamang. Meron akong mga effects, meron akong mga padrama sa aking video, pero ito ay madalian lamang para lamang sa video na to. Kung meron kayong gusto pang malaman sa PowerPoint, pwede kayong mag-comment dito sa baba at susubukan kong replyan lahat ng inyong mga inquiry. Okay, so eto na po yung video. Okay, disclaimer lang po, kunwari lamang ang kwento na to. So huwag niyong isi-share doon sa mga bata, baka masyadong panibalaan. Okay, so binuksan niyo na yung PowerPoint. Una po is pagdadagdag ng slides. Okay, so dagdagan po natin ng slides na pwede niyo pong gawin to sa pamamagitan ng pagka-copy-paste ng slide na andyan dyan. Tapos, paglalagay naman ang sunod ng ating desire na slide, design, or background. Dito po sa taas, napakarami pong pwedeng pagpilian ng slide, design, o background. Halimbawa, yung sa akin kasi kwento, ito yung pipiliin ko. Then, ang sunod po niyan is paglalagay na ng inyong story sa pamamagitan ng paglalagay or pagdadagdag ng text at mga pictures or images. So ito po yung ginagawa natin. Pwede po tayo makadagdag ng mga text pamamagitan ng pili ng word art or yung text box. Click mo lang yan at pwede ka na makapagdagdag ng text. Halimbawa ito, pipili lang ako ng design na pwede kong gawin at i-edit ko na ang alamat ng ni Snowman. Tapos adjust mo lang, dapat makapasok siya doon sa frame ng iyong slide. Pwede rin po pala natin baguhin yung picture, yung color ng ating mga words na inattach dyan, yung mga text natin inattach. So yun naman po is yung pagdadagdag ng image. Ganito po ang ating gagawin, no? Paano magdagdag ng image? Click mo lang po itong isang slide, sunod na slide, at yung story ng kwento, yung magiging flow. Halimbawa ako, lalagyan ko siya ng image. Insert. Word muna, ilalagay ko. Noong unang panahon. Ayan, sisimula kasi ko ng story. So adjust mo lang yan. Drag and drag lang naman yan. Wala pang snowman. Okay. So yun. Okay, sa susunod naman na slide is paano tayo mag-i-insert ng picture. Napakadali lang po. Click insert. Tapos piliin mo yung picture na iyong ilalagay para sa story na gusto mong buuhin. Adjust mo lang yung size. Drag din lang ang gagawin mo dyan. Pwede mo siya ngayon dagdagan ng text sa pamamagitan ng pagkiklik ng text box, ito kaya ng word art. Halimbawa ito, kakawa ng kwento, may isang matanda sa lugar ng mga yelo na nag-wish ng ganito. Para medyo may ano kayang wish ng ano na to, ng matandang to. Ngayon, punta naman tayo dito sa timing. Okay?
pupuntahan natin yung timing. Pagdating sa timing, ito po sa bandang upper, sa upper right corner. So dito yung duration ng kada slide, kung gaano mo siya katagal gustong makita sa seconds. At itong mouse click, tanggalin mo na po yan. Ngayon, gaano katagal yung pagitan ng bawat slide? Halimbawa ko, 2 ang aking pinili, 2 seconds. Ang isang slide tatagal ng 30 seconds, ang kanyang transition is tatagal ng 2 seconds. Okay? So ngayon, kung okay na yan, just click apply to all para lahat ng slide ma-applyan ng time at lahat ng slide ma-applyan din ng period ng transition sa bawat slide. Tapos ngayon, lalagay na naman natin ng transition between slides. Ibig sabihin kung ano magiging effect from change ng one slide to another. So ang transition po makikita sa transition tab, ito po sa taas. At napakarami pong powerful, no, na mga state of the art, no, yung mga latest na, na transition. Halimbawa to, grabe ang ganda ng dating, no, mala MIB. Ayan. So sunod-sunod na lang po, mamili ka na lamang po ng iyong ilalagay na transition. Ayan, mabilisan na po yan. Okay, so hanggang sa dulo na po. Tapos, huwag mo munang kalimutang i-test. I-test mo, F5 mo lang or play mo lang ng slide joke. Click mo lang yung F5 doon sa iyong keyboard para mag-play siya. Ayan, so nagpi-play na siya. Ayan, so it's working. So hindi ko na tinapos. It's working, no? At tapos na tayo. Ganun kabilis paggawa ng video. So ngayon, ang sunod po natin naman na gagawin is paano siya ma-save bilang video. Ito po ay isa sa mga magandang dinagdag talaga ng Microsoft sa kanilang PowerPoint. Malapit na po tayo matapos. Keep on holding lamang po. Pumunta lang kayo sa file. Save as. Pangalanan nyo muna kung anong video, anong pangalan ng video na gusto nyong gawin. Halimbawa ko nga, ang alamat na alamat ni Snowman. Click itong drop down, arrow drop down, yung PowerPoint presentation, at piliin mo lamang itong Windows Media Video. Click mo lang yan at isave mo na. Tingnan mo sa baba, dito po sa baba nagpapakita yung iyong duration. At yun, tapos na tayo. Congratulations, tapos ka na. Don't forget, syempre, i-play mo yung video na iyong ginawa. Panoorin natin yung aking ginawang video. Ayan. So ayan, nakagawa na tayo ng isang sample na video. Okay? Madami pa tayo pwedeng gawin na mga modification, pati paglagay ng voiceover at marami pang iba, no? So, konting explore na lamang doon sa PowerPoint para malaman nyo kung ano pa yung mga pwede mong idagdag. Pero doon pa lamang sa aking ginawa is konti lang yung aking slides na ginawa, pero nakabuo ko ng isang short story about nga doon sa Snowman. Okay, so napakabilis, no? Napakabilis talaga aralin ang PowerPoint na to. Of course, yung ipinangako ko na mga website kanina kung saan pwede kayo makakuha ng free pictures, high quality pictures, and pwede gamitin sa iyong paggawa ng mga video. Ito po yon. Pumunta po kayo doon sa pixabay.com. So yan po ay mga high quality pictures po yan na pwede nyong i-download. Okay, mga free images po yan. Search nyo lang yung topic na gusto nyo. Halimbawa, pwede kayo mag-type dyan ng Christmas, lalabas agad dito sa bandang search na yan. Pwede kayo mag-type ng Christmas at lalabas na lahat ng mga kanilang suggestion para sa Christmas photos. Maliban sa Pixabay, meron din po tayo sa PicWizard. Okay? Sa PicWizard po ay ganun din, parang sa Pixabay din. So magsa-search ka lang ng photos at lalabas na yung mga photos na iyong mga kinakailangan. Ito po yung pixels.com. So maganda din yung mga picture dito, mga high quality din. At malaki din yung iyong coverage na story na pwedeng mabuo dahil sa mga website na ito. Okay, so ngayon, pwede ka na makapag-start gumawa ng video. Alam nyo kapatid, ang pinakamahalaga sa lahat ay yung pag-a-action mo agad sa bagay na iyong natutunan.
kasi kapag ito'y pinalipas mo pa is maaari mo itong makalimutan. So ngayon, ang dapat mong gawin, buksan mo na yung PowerPoint, gawa ka ng 3-5 video, aralin mo na siya, at gumawa ka na ng sarili mong kwento na pwede mong i-share sa YouTube. Okay, so I think that's all for now.